Hi everyone, hello people, hello words, and hello Philippines. Kumusta po kayo? Magandang araw at gabi saan man kayang sulok ng daigdig. Naroon mga kababayan, shout out sa ating mga kapwa Pilipino, may kulay ka man o wala. Ayan, aya, kasama ka sa Unity. But anyway guys, our video for today ay napakahalaga mga kababayan na para malaman nyo. Ito po yung tao na walang pakundangan kung magsalita at mamintang sa ating Pangulong Marcos Jr. Nang akala mo naman talaga ay totoo, no? Na sobrang yabang niya, nakaupo lang siya bilang kongresma ng party list. Eh kung magsalita, akala mo kung sino? Talo niya pa ang Pangulo, no? Para nga talo niya pa si Hitler kung makapag-akusa sa kapwa Pilipino, lalo na sa pinakamataas na opisyal sa bansa ng walang iba kundi si Pangulong Marcos Jr. Eh, ang aking tinutukoy dito mga kababayan, ito po si Raul Manuel, na kung saan pinapanawagan, no, na siya ay dapat ay mag-report doon sa Kamkrami kay PNP Chief Asorin. Sabi nga ni Ka-Eric, pag nakita nyo, dapat bitbitin nyo papunta doon para panugutin yung kanyang mga akusa laban sa ating Pangulong Marcos Jr. At dinama niya pa talaga yung dating Pangulong Marcos Sr. na wala namang basihan yung mga pinagsasabi niya. Siya po ay isang bulating NPA party list. Yan po ang sinabi ni Ka-Eric, no, dito sa Laban Bayan sa SMNI. Hindi lang yan makakababayan. Nagalit, ha? Parang nainis ito, no? Ay pinawanag panawagan ni Attorney Roque, na ito si Raul Manuel dapat may basihan at panugutan niya yung kanyang mga sinasabi. Mga best, panoorin nyo guys, oh. Yung sinabi ni Attorney Roque, mga kababayan, kung hindi niya daw mapatunayan, dapat mag-resign siya dyan sa Kongreso. Eh dapat lang, kung ako lang tanungin mga kababayan, dapat mag-resign na yan, ano? Wala naman ambag mga yan, eh. Kundi kuda ng kuda, pamimintang sapat yung mga akusa nila na walang katuturan, di ba? Ang akala nila kasi paniwalaan sila ng taong bayan. Nako, basang-basa na natin 'yan, yung mga style ng mga dilawan na 'yan, mga kababayan. So panoorin niyo guys itong video na ito para katunayan. Baka sabihin nila eh nag-spread tayo ng fake news. Ito, panoorin niyo yung sinabi ni Ka-Eric at Attorney Roque at yung bintang ni Raul Manuel, yung mga video na yun. So yun guys, ito, this is it. Panoorin nyo mga bes. Si Marcos Jr. ang nagpapatunay na wala siyang pinagkaiba sa kanyang ama. Pareho lamang sila na pumatatay na mga mamamahayag, pumatatay na mga kritikal na mga Pilipino. Ayaw nila na magpalagalap ng katotohanan. Puro kasinungalingan lamang. So yun mga kababayan, napanood nyo yung sinabi ni Raul Manuel. O tingnan nyo, talagang direct to the point yung kanyang sinasabi. Na yung pamimintang niya, ha? Talagang matibay yung ebidensya na talagang dinawit niya pa yung dating Pangulong Marcos Sr. Saan kayo makakitang ganyang klaseng tao? Nakala mo pag-aari niya ang Pilipinas, no? Na dapat lang panugutan niya yung mga kanyang sinasabi. Ay, yan, tayo'y manawagan din sa kanya, Mr. Raul Manuel. Eh dapat mag-report ka na lang doon sa ano, sa Kamkrami para panugutan mo yung mga sinasabi mo. Masyado kang mayabang, eh, no? Kaya mga kababayan, ito po yung sinabi ni Ka-Eric. Panoorin niyo po ang video ito. Natukoy na nga itong gunman na behind sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid. At kung may dyan ka, Eric, meron tayong sisingiling kasi. Tama ka doon, Miss Lina. Sapagkat ang gunman na umamin by execution of affidavit niya as presented by the ILG Secretary and the PNP Command Group sa Kamkrami kanina, ay itinuturo niya ang isang personalidad, hindi pa niya pinangalanan, but we understand, baka nasa affidavit na niya, na nasa loob. At ang tinutumbok na nasa loob ay New Bilibid Prison. Yun na. So malaking katanungan yan sa sambayan ng Pilipino, sino ang nagka-interes na ipatumba si Percy Lapid, itong nagbo-broadcast gamit ang blog platform. At yan, si Joel ang pangalan niya. At si dahil yan, historial. Kilala sa kanya. Yes. At dahil dyan, pinapanawagan na rin ngayon ng sambayan ng Pilipino na mag-report sa Kamkrami, sa kampo ng ating Philippine National Police, ang nagngangalang Raul Manuel ng Kabataan Kagat CPP NPA Party List, sapagkat itinuturo niyang mastermind noon
ay si Pangulong Bongbong Marcos. Oo. Sa open speech niya sa kanyang pangbabalahura at atake sa gobyerno, ay hindi niya napigilan na ituro in public speech nitong bulati dancer ng NTA na si Raul Manuel. Raul Manuel, kung nakikinig ka po o ang kanyang mga staff dyan sa Kongreso, pinapareport po siya ngayon ni General Azurin na sa Camp Crummy para kontrahin ang affidavit na ito ng suspect na bumaril kay Percy Lapid at baka siya ay may pananagutan dito. At kung alam ni Raul Manuel at i-claim mo na rin ang reward na mga 5 million Raul Manuel at mag-execute ka na rin ang affidavit na kumukontra sa gunman's testimony na ito ni Joel na ngayon lang naipresenta sapagkat sinasabi mo na ang mastermind dito sa pagkapapaslang ni Percy Lapid ang nangungunang suspect dito ay si Pangulong Bongbong Marcos Jr. So sa mga kababayan natin, pag nakita niyo po si Raul Manuel, bitbitin niyo po sa Camp Crummy at upang iharap dito sa suspect na si Joel kasi baka magkakilala sila at baka hindi nagtutugma ang affidavit nila ni Sina. Hindi ko lang matatanggapan. Pero sana talaga no, to see you, Manuel, nakikinig siya ngayon. Eh. Mm-hmm. Ang tatanong niyo sana sa iyo, Ka Eric, yan ba ay sa kanyang pag-iisip talagang susuko ba yan sa kanyang... Sa tingin ko niya sa the accountability to the public, kasi kahit papano siya ay CPP-NPA sa totoo, pero kongresista din siya. So he has also the public accountability to the people sa kanyang mga binibitawang salita. Kaya kami dito sa Laban Kasamang Bayan, seriously, kahit kami medyo napapatawa sa aming panawagan nito, pero we have to give justice to the call of the public, Miss Ina, through SMNI. Kung nag-aalangan ka po, Raul Manuel, na mag-surrender ngayon sa Camp Crummy dahil sa inyong pagtuturo kay President Bongbong Marcos Jr. as mastermind sa pagkakapaslang ni Percy Lapid, pumunta po kayo sa SMNI dito po sa Guadalupe area sa Makati at i-escort ka po namin papunta sa Camp Crummy para po mabigyan ng linaw kung totoo itong sinasabi ng suspect na ito at kung sino ang mastermind kasi kung sa loob ba ito ng Malacañang o sa loob ng New Bilibid Prison kasi sabi ni Raul Manuel, si Pangulong Bongbong Marcos daw ang nagpapasya. Sigurado. Siya. Talagang sinisigaw niya sa lang sa And sinigundahan siya ni Arlene Brosas ng Gabriela CPP-NPA Party List at ni Franz Castro. So tatlo sila na. So Franz Castro at Arlene Brosas, bitbitin niyo na si Raul Manuel kasi ang taong bayan ay mag-aantay. Pupunta kami doon at magpapadala ng field. Report team from SMNI para i-cover ang pagsuko ni Raul Manuel sa sa Camp Crummy para pasinungalingan ang affidavit na inisyu ni Joel sa harap ni DILG Secretary Abalos at ni Chief PNP Azurin sapagkat ayon sa kamatayan CPP-NPA Party List, lalo na ni kabataan NPA Party List Raul Manuel, si Pangulong Bongbong Marcos daw ang mastermind. At yun ay kailangan nating mailinaw sa ating mga kababayan, Miss Ina. So yun guys, malinaw na malinaw, ano? Pinapanawagan na dapat ito sumuko si Raul Manuel sa tanggapan ng PN Chief natin na si PN Chief Azurin dyan sa Camp Crummy. Ayan, kung napanood mo, Raul Manuel, siguro naman hindi na kailangang bitbitin ka kung saan mo na lang pumunta doon. Total naman, matapang ka. Sige, pumunta ka doon at harapin mo yung mga akusa mo sa ating Pangulong Marcos Jr. at sa dating Pangulo. Mayabang ka masyado eh. Kaya yun guys, napanood nyo yung sinabi ni Ka Eric. At ito, ito ang panawagan ni Attorney Harry Roque. Panoorin yung mga bes. Ito na. Huwag naman po natin ibintang kaagad sa mga nakaupong presidente ang pagpatay. Bagamat, uulitin ko po, no? Kada pagpatay sa mamamahayag ay pagpaslang sa isang napaka-importanting karapatan ng malayang pamamahayag. Attorney, yung mga nag-aakusa ba sa, halimbawa, mayroong isang, magitinan natin, yung Kabataan Party List Representative si Raul Manuel. Ayun. Sir ha, sir. Number one. nagbanggit siya na si PBBM, ang sasawing mastermind, nagpapatay dito kay Percy Lapid. Pwede ba siyang masampahan ng kaso? Kasi ito rin yung naging pananaw ni, ni dating Senate President Juan Ponce Enrile, kasalukuyang Chief Presidential Legal Counsel. Eh kung siya po ay nagsalita outside of Congress, pwede po. Oy, yan po ay libel or slander, no? Pero siyempre, alam mo naman mautak yung mga congressmen dahil sila po ay merong parliamentary immunity at sakot na kanilang immunity yung pananalita nila sa Kongreso. Lahat ng sasabihin nila sa Kongreso, hindi po pwedeng
maging basehan sa pagsampa ng kahit anong kasong libel. Mm-hmm. Ito nga ay para masigurado na yung isang sa ngayon ng gobyerno na deliberative, talagang balitaktakan ng kanilang trabaho, mm-hmm. ay malaya makapagsalita dahil kinakailangan natin ng pulisiya nga para maging solusyon sa ating bayan. No? So, unfortunately, may mga ibang mga kongresista, siguro kasama na dito yung kabataan representative na ito, na ginagamit yung parliamentary immunity para maging shield mm-hmm. sa mga irresponsibleng mga pananalita nila. Oh. Hinahamon kita, congressman. Mm-hmm. Ano ang ebidensya mo na si Presidente Marcos ang nagpapatay dito kay Percy Lapid at kung wala, magbitiw ka. Mm-hmm. Yun. Hindi po pwede na gagamitin mo ang isang napaka-importanting privilegio mm-hmm. na wala namang basehan. Mm-hmm. Walk the talk. Mm-hmm. Where is the evidence? Mm-hmm. At kung mawala, wala kang ebidensya, umalis ka dyan sa Kongreso. Ayun. Accept or not? Mm-hmm. Ayun. Alam mo sa amin, Congressman. Mm-hmm. Mm-hmm. Guys, napanood nyo yung sinabi ni Attorney Roque? Walk the talk. Hmm? Mm, accept or not? Kaya kung ako sa'yo, Mr. Raul Manuel, ay sumuko ka na. No? Mas maganda guys na. Kailangan matutukan din ito, no? Para ano eh, para mabigyan ng leksyon itong mga to. Parang akala mo kung sino pag-aari nilang Pilipinas kung magpagsalita wagas, no? So, malinaw na malinaw guys, malakas ang ebidensya na dapat kasuhan si Raul Manuel. So, yun mga best, that's it for today's video. Sana po magustuhan nyo ang aking mga content at ang aking mga video upload. Sana mag-likes naman kayo mga best. And don't forget guys to subscribe my channel and don't skip the ads. Maraming salamat po guys sa inyong pagsuporta sa aking channel. And see you guys on my next live and upload videos. Mag-ingat kayo. And marami pa tayong i-upload na videos. So, hit the bell guys, no? Para ma-notify kayo lagi. So, maraming salamat. Shout out sa inyong lahat. At God bless everyone. And don't forget, God loves you. Bye, bye, bye. Baboos!